So ngayong araw po ay pag-uusapan naman natin ang tungkol sa pera. Kayo ba ay nakakaranas na para pang ang pera yung bilis na ubos or mabilis na umaalis sa inyo? Dahil may mga bagay ka na hindi dapat ginagawa sa pera at baka nga isa dito ay nagagawa nyo na. Dapat ang pera ay tratuhin din natin parang isang tao, minamahal at inaalagaan para hindi ka iiwanan. Pero bago tayo magpatuloy, kung bago ka pa lang sa ating channel ay huwag kalimutang mag-subscribe at i-click na rin ang ating notification bell para naman updated kayo sa ating mga bagong videos. The number 1, hindi maayos na pagkakalagay ng pera sa wallet. Dapat ang pera ay maayos sa inyong wallet. Dapat nakaayos ito mula sa malaking halaga hanggang pababa. At kailangan nakaharap sa inyo ang tao ng pera. Pangalawa, bawal ang pera na nakatiklop or nakalamukos sa inyong bulsa or wallet. Pangatlo, bawal ipatong ang wallet, pera or bag sa hapag kainan. Pangapat, bawal ang wallet or bag na ipatong sa sahig. Panglima, huwag magbabayad ng utang sa gabi at huwag ding umagang umaga. Maaring swerte ito dun sa nagpapautang at malas naman sa iyo, pero hindi ibig sabihin ito ay hindi ka na magbabayad. Magbayad ka ng kusa at sa panahon na pinag-usapan nyo. Huwag mo nang hintayin na singilin ka pa dahil mas mamalasin ka talaga kung hindi ka magbabayad. Pang-anim, huwag din magpapautang sa gabi, maliman na lamang kung ito ay talagang emergency. 7. Huwag pupulutin ng paa ang pera kapag ito ay nahulog. Pang-8, huwag mag-aabot ng pera sa hagdanan, sa bintana, or sa ibabaw ng gate. Number 9, huwag ibabato ang pera, iabot ito ng maayos. Maliban na lamang kung New Year or maghahagis ka ng pera para sa blessings ng iyong bahay or kapag ikaw ay nakasalubong ng karon ng patay. Number 10, bawal walisin ng pera. 11, ibawal isubo ang pera dahil bukod sa hindi ito maganda, maaaring hindi rin ito safe dahil marumi ang pera dahil kung sino-sino na lamang ang humahawak nito. Sunod, huwag tutusukin ng aspile or perdible ang pera. Huwag din magsusunog ng pera at huwag magbabaon ng pera sa lupa. Huwag din magpapahiram ng pera sa mga kaibigan at pamilyang hindi mapagkakatiwalaan. Pag-isipan ng matagal at mabuti bago mo ibigay ang iyong pera sa iyong kaibigan or kapamilya. Kung hindi, if ever na hindi mo mababawi ang iyong pera, maaaring mag-suffer ang inyong relasyon sa kanila. Mahirap sabihin ng hindi oo, tama yun, sa mga kaibigan at pamilya na humihiling o humihiram ng pera. Pero hindi naman lahat ng tao ay mahirap singilin, may mga kusa naman talagang nagbabayad. Kaya lang ang mas malaking tanong ay paano kung hindi ka nila bayaran o hindi na ibalik sa iyo? Okay lang ba sa iyo na magpaalam ka na sa perang iyon? Kaya may mga kasabihan minsan na magpahiram ng halaga na kaya mong pakawalan para walang samaan ng loob kung hindi man ito maibalik sa iyo. Isa pa, kapag kaibigan or kamag-anak mo talaga ang nangutang ay nakakahiya naman talaga na maningil ka. Huwag gumastos ng pera sa mga bagay na hindi naman talaga magagamit or ginagamit. Maari kang matukso na bumili ng ilang mga bagay na sinasabi na mga sale at makakatipid ka ng pera o gawing mas madali ang ilang mga gawain kapag binili mo sila. Ngunit kung sa huli ay hindi naman ito magagamit, hindi na sayang din ang pera mo. Gaya na lamang ng pagbili ng mamahaling phone na hindi mo naman alam kung paano gamitin or pagbili ng mga extended na warranty sa isang produkto na mayroon ng warranty na kasama na madalas ay inaalok ito ng mga salesperson sa binibilan mo or binilan mo or kahit na ang pagbili ng mga groceries na nakalimutan mo na matagal ka nang may stock sa bahay. Ito ay ilan lamang sa paggastos ng wala sa lugar. Sa halip ay mag-stick ka lamang sa pagbigay ng mga bagay na talagang kailangan mo at ginagamit mo sa araw-araw na batayan. Nang sa ganon, hindi masira ang iyong budget at mas maganda pa dito ay may matitira ka pa sa iyong pera. Huwag mamumuhunan ng pera na hindi mo kayang mawala. Karamihan sa mga matalinong diskarte sa pagbuo ng yaman ay kinabibilangan ng mga investment bilang isang paraan upang mapalago ang iyong pera. Ngunit isang peligro na kailangan mong makuha or harapin.
Siguraduhin na humingi ng payo sa mga dalbahasa bago ka gumawa ng isang pamumuhunan or investment. Ang bawat investment ay nagdadala ng isang antas ng peligro at dapat kang maging handa upang harapin ang mga pinakamasasamang kaso sa bawat oras. Huwag mamuhunan ng pera na makokompromiso ang iyong kalagayan sa pananalapi kung nawala mo ito. Isang pagkakamali sa pananalapi ay maaring makawasak sa iyo. Huwag ding gumastos ng higit pa sa kinikita mo. Ang isa sa mga aral na pagtatag ng kayamanan ay mabuhay na hindi susobra sa kinikita mo. Ang pag-save at pamumuhunan ay dapat na iyong mga prioridad upang matulungan kang mabayaran ang mga gastos sa kolehiyo ng iyong mga anak at mabuhay ng maaga sa pagre-retire. Huwag mamimili kapag emotional. Mas mainam na iwasan ang pamimili kapag malungkot ka dahil baka matukso ka na gumastos ng higit pa upang gumanda ang iyong pakiramdam. Ang isa pang sitwasyon na dapat mong iwasan ay mga pushy salespeople. Huwag hayaan silang i-flutter ka sa pagbili ng hindi mo naman afford. Maaring mangailangan ka ng ilang positibong pambalakas, ngunit ang pagkuha nito mula sa isang clerk na ang interes lamang ay paggawa ng isang kita or benta, ito ay maaring maging gastos sa iyo. Mayroong iba pang paraan upang gumanda ang iyong pakiramdam na hindi ka gumagastos ng pera. Gumawa ng mga desisyon batay sa iyong pangangailangan at budget. Huwag mag-post sa social media ng pera o magkano ang kinikita mo. Milyonaryo ka man o simpleng tao na nagtatrabaho, hindi dapat ibinabahagi ang iyong katayuan ng pananalapi para sa public consumption. Maaring walang sino man ang interesado sa iyong pinakabagong black credit card o sa mga stocks ng pera na mayroon ka sa kamay mo o ang halaga na binabayaran mo lamang para sa iyong bagong kotse. Dahil ang pagpo-post ng mga bagay na ito sa social media ay nangangahulugan ang pagkalat ng iyong impormasyon para makita ng buong mundo. Ito rin ay isang malaking senyales para sa mga tao na magkakaroon ng masamang balak sa iyo. At yan lamang po ang ilan sa mga paraan kung paano pahalagahan ang pera. Mainam na sundin upang ang pera ay mahalin ka din. Salamat po, naway makatulong sa inyo.